morning, sir. Is there any problem? No, sir. Everything is under control. Okay, let's go. Dahil ikaw ang nakahuli kay Mr. Lim at nasa custody na siya ng Witness Protection Program. Gusto kong alamin mo tungkol sa sindikato. Alam kong marami pa siyang dapat ipagtapat tungkol sa organisasyon. At isa pa, Alex, may natanggap akong impormasyon na ibinigay ng sindikato sa isang professional hitman ang kontrata para patayin siya. Gusto kong proteksyonan niyo si Mr. Lim. Makakaasa kayo, Chief. Alam mo, pagkasama kita, ang saya-saya ko. Nakakalimutan ko lahat. Mga problema ko sa opisina, basta lahat nakakalimutan ko. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal na mahal kita. Mahal mo ako kahit na tatlong anak ko. Mahal na mahal kita. Kung nagmintis man ako kanina, mamayang gabi alis sila. Siguraduhin mo lang. Eh hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli yung killer ng papa mo. At ngayon, ikaw na naman pinupunta riyan nila. Ayoko nyon. Nana Charing. Oo. Oh. Maraming maraming salamat po sa pag-aalala niyo sa akin. Senyorita, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Opo. Kaya na. Uncle, kayo nang humbahala dito sa buong asyenda. Ganun na rin sa buong aso karera. Alam ko naman kung kayang-kaya niyong alagaan to eh. Alam mo naman na gagawin ko lahat para sa'yo eh. Maraming salamat po. Jepe, maraming salamat po sa tulong ninyo sa akin. Huwag kang magalala, Miss Liwanag. Gagawin namin ang lahat ng aming magagawa para sa maagang ikalulutas ng kaso mo. Mabuti naman ako kung ganun. Ay, siya nga pala.
Saan ka namin maaaring makontak kung sakaling magkaroon kami ng lead? O kaya suspect? Ako na lang ang bahalang tumawag sa inyo. Uncle, muna na po ako. Iya. Ana, kakapapit na. Jason, sa pag-alis kong to, ayoko sana mag-alala ka sa akin. Kilala mo naman ako eh. Kapag mag-desisyon ako, dire-diretso na to. Ana, kaya nga ako nagpunta rito eh. Sagutin mo na ako. Pakasal tayo. Para may magpoprotekta na sa'yo. Huwag na muna natin pag-usapan yan ngayon, Jason. Pagbalik ko, malalaman mo kung anong sagot ko. Eh, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Inumin mo ito para mainitan ang tiyan mo. Salamat, ho. Eh, senyorita, magmula nang mamatay ang mami mo, sa akin ka tumatakbo pag may problema ka. Eh ngayon, kung may tiwala ka pa rin sa akin, eh, ang maipapayo ko sa'yo, pumunta ka kaysa isang lugar na yung walang nakakilala sa'yo. Saan naman ho yun? Sa Maynila. Kay Cherry. Hey, Alex! Why are you in a hurry? Hey, Alex! For your information and guidance, according to my crystal ball, this person cannot be a key witness to the Republic of the Philippines because he is a fake passport. Ano sa tingin mo, Alex? Fake passport? Sa tingin ko, kailangan mo na magpatingin sa doktor. Mukhang may tiriling ka na eh. Wallet, kanong tambag. Hindi, hindi, Manong, huwag.
Juan! Basig yung eardrum mo. Hayaan mo.
Isang linggo lang, lilinaw na yung pandinig mo. Basta sundin mo to. 3 times a day, ipatak mo to sa tenga mo. Lilinaw na yung... Okay lang yan. Okay. Tapos, pasok mo tong bulak para maiwasan ang infection. Injection? Takot ako sa injection, Doc. Anong injection? Ang sabi ko, infection. Inspection? Ba't naman ako inspeksyonin? Ako na nga tumulong, ako pa inspeksyonin. Pakipirmahan to, Miss Liwanag. Alam mo, Miss, napakaswerte mo. Madalang ang nakakaligtas sa ganong klaseng sitwasyon. Buti na lang dumating si Alex. Sino Alex? Yun ang ligtas sa'yo. Ah, yung parang alkan sa mata, yung singkit? Pinsan ko yun. Pakisabi sa kanya na ang galing-galing niya. Nung tinutukan niya ako nung barilong kina, akala ko mamamatay na ako. Buti na lang dumating si Mamang Singkit. Pakisabi, thank you, tsaka pakisabi na okay siya. Alam mo, lahi talaga kami ng mga magagaling. At ako nagturo doon. Inspector ka dito sa ano, sa NBI? Hindi. Ano ako? CA. Ano CA? Confidential Agent. Ano yun? Kumbaga, ano ang posisyon ko, bale? Mas mataas lang ng konti sa nagtitimpla ng kape. Okay ka rin, ha? Believe ka na ba? Hindi. Ah, sir, ito na yung file na pinahanap mo sa akin. Siguruhin mo yung asset natin para makakuha tayo ng lead. Sige, sir. O, ikaw. Ayos na yan? Ayos na, sir. Napirmahan na nga ako, sir. Alex. Siya nga pala si Ana. Ana, si Alex. Pinsan ko. Hi. Gusto kong magpasalamat dun sa pagliligtas mo sa akin kanina. Ha? Salamat. Salamat. Ah, salamat. Doon sa kantin, marami doon. Hindi, Alec. Salamat daw. Bakit may bulak ka sa tenga? Nangangamoy na yan, ano? Kapari ko! Pagtimpla mo nga ako ng kape! Ito naman masyadong tikos. Sembrano! Halika! Sandali lang. Miss Liwanag, ipahatid na kita sa address na hinahanap mo. Salamat. Ibig ng Pangulo na makipagtulungan tayo sa ibang law enforcement agencies para sa ikalulutas ng kasong ito sa lalong madaling panahon. At ikaw na apili kong mamuno sa investigasyon. Ang mahalaga, mahuli natin ang killer at malaman natin kung sino utak sa likod ng pagpatay. Understand? Naiintindihan mo ba sinasabi ko? Pakiulit nga, sir, kung ano yung sinabi niyo. Damn it! Bigil! Pasahin mo na lang yan! Alam mo na palambing eh. Nagagalit ka. Yan, eto saging. Masarap yan. Bago pa. Ano pa ang kailangan nila? Tingin pa sa baw. Miss? Oh? Miss, dito ba yung 55 Katubusan Street? Ah, dito. Kakain mo kayo. Masarap mo dito. Mura, mali. Cherry! Senyorita? Ana! Ah, boss, maraming salamat ho. Dito na ako. Asahin ka, bubata ko. Paano? Okay ka na rito. Okay na ako dito. Salamat ho. Okay. Cherry! Senyorita? Senyorita, bakit ko kayo biglang napaluwas? Ana, magmula ngayon, Ana na ang tatawag mo sa akin, ha? Bakit nga ako kayo biglang napaluwas? At saka, ano yung mga dala nyo? Saan nyo nakuha yan? Ay, naku, mahabang kwento. Basta, kailangan ko na matitiran. Saan? Dito. Tara na, bilisan mo. Huwag ka mahihiya. Konduktor! Si Ana ho, best friend ko sa probinsya. Magandang gabi ho. Huwag ka mahihiya, asawa na ako. Ay! Kabayo ka, kabayo! Kabayo, mong mister naman eh! Tutumbog ko sa asawa niyo! Money! Manyak! Kahit ako, for the meantime. Huwag mo pa may English English. Baka yung nagtutupag mo mukha mo dito sa tsino ko. Eh, kuhawa naman yung kaibigan ko eh. Eh, bakit dito? Ano ang kala mo sa bahay ko? Bahay ampunan? Ha? Hindi birong hirap ng buhay ngayon. Magdagdag ka pa rito na isang halamunin.
Makakatulong naman ho sa atin si Ana eh. Sige na naman ho, aling nena. Eh habang nagtitinda naman ako sa tindahan, si Ana ho makakatulong naman habang nagluluto kay dito. Sige na naman, aling nena. Ako na, ako na! Nakalagay mo? Nakalagay kaya sa guhit ng palad ko yung mga nangyayari sa akin ngayon? Guruin mo naman. Muntik na akong madukot. Tapos, na-hostage pa ako. Na-hold up pa ako. Pasalamat ka. Pasalamat ka, walang nangyaring masama sa'yo. So nga pala, eh ba't hindi mo pa sinabi yung nangyari sa'yo sa probinsya? Eh nasa NBI ka na pala. Alam mo, matalino ka sa bagay na yan eh. Pero, simple lang ang sagot ko. Ayoko na muna ng gulo. Sumasawa na ako sa gulo, kaya lalayo na muna ako. Papakatahimik at mag-iisip-isip. Pagsatago na muna ako, senyorita. Ana, okay? Magmula ngayon, simpleng Ana lang itatawag mo sa akin. Hindi na muna ako yung senyorita mo. Kaya mo bang panindigan niyo? Oo naman. O siya, Ana na kung Ana. Ay, oo nga pala. Yung nga palang ano? Yung nagrita sa'yo, yung sasabi yung hero mo, ano, cute pa siya? Medyo. Ikaw talaga? Daddy, chocolate ko ah! Sige, huwag ka mag-alala. Hindi ko kakalimutan yun. Daddy, mag-iingat ka ah. At saka yung siopaw ko ah. O sige. At ikaw? Sherry? Ano gusto mo kasulubong? Oh. Seryo siya yung sinasabi ko siya nagligtas sa akin. Maglalaro tayo, ah! Laro? Yan! Maglalaro tayo. Oh, sige na, isang papa. Tutorial, ha? Oo! Oh, oh. Naman ako ng tulis, ha? Okay. Bakit? Hindi ka mo nagsatawa dyan sa kulay mo? Hindi talaga, oh. Tara na. Oh, sige, pasok mo na yung mga bata. Yung hero? Yung pogi? Ay, Alex! Alex! Siya yung sa FBI! Ah! Ah, oo! Oh. Diyan ka nakatira? Oo. Sige, papasok ka kami sa trabaho eh. Sige! I-search mo sa order of battle ang file ni Jose Kier de Jesus. Yes, sir. Atas mo, atas mo. Oops. May balbas at bigote ito eh. Diyan na yan. Yan ba yung nakasagupa niyo, sir? Hindi ako maaaring magkamali. Dating army, nag-awol, naging pinuno ng Octopus Gang sa kidnap for ransom, at ngayon naman, isang professional hard killer. Ako! Alex! Booking na siya ngayon! Anong plano mo? Kung gusto mo, pupulbusin ko ang dibdib niya! Ano? Pupulbusin ko ang dibdib niya! Umalis ka na lang kaya. Baka ikaw pa ang pulbusin ko. Papi mo? Aray! Hello? Hello? Kung ayaw mo sumagot, huwag ka nang tatawag ha. Nakaka-istorbo ka. Marami kami trabaho dito. Teka, sandali. Bingi ka dyan eh. Sa kabila. Huh? Sorry. Sorry. Hello? Hello? Alex Zambrano? Ito nga. Sino to? Dapat nung paman ay pinatay na kita nang sinalvins mong tatay ko. Sino to? Nakalimutan mo na ba si Nicanor de Jesus? Na pinatay mo nang walang kalaban-laban? Jose? Bingo. May utang sa batas ang tatay mo. Lumaban siya. Kaya ako siya napatay. Huwag mo na ang paikutin, gago. Hindi ko mo tinakbo kita, itakot ako sa'yo. Wala ka lang sa plano ko. Bakit kung naitrasok sa akin?
pati trabaho ko pinapakialaman mo. Ikaw na si kasuhin ko. Kaya kumain ka na ng masarap. Patulog ka na mahimbing. Dahil ngayon pa lang sinisisan ko na. Baka naman bunganga mo lang ang pumuputok. Baka pag nagkaharap tayo eh, bumigay ang tuhod mo. Makikita natin. Yan, ito ho, masarap ay yan. Ito ang inyong lagyan na sawsawan. At pa... Ano? Ano ka ba? Ang dami-dami nating trabaho dito kung ano na yung tinatanaw mo. Tingnan mo yung mata mo, lumilipad na, oh. Kasi hindi ko pa nakikita si Pogi, eh. Mm-hmm. Sawa na yan. Mm-hmm. Ito naman. Ang bahay mo, matanaw ko lang. Ang puso ko ay nasisiyahan. Ano, pare, palalaman na mga ito. Ano ba naman itong mga siraulong ko? Kakain tayo! Kakain kami! Ha? Ay, mga buka nyo? At tanghali ka? Ang hangalasing kayo? Ano, tapos ito ka kayo? Ang daya naman! Ay, mababa! Ay, ang lalapad ng katawan nyo, pati babae, pinapatulan nyo? May tamang-tama ang dating mo! Kanina pa kami naghahanap ng pagpapraktisan! Fighting God pa! Anong sabi? Ah, wala! Now! Lahat ang nasira dito, ha? Opo, sir. Kayo! Sigilin mo ang mga lintik na yan! Tatapang nyo, ha? Okay lang kayo? Kaya lang yung ano eh, yung paninda namin. Ah, yung paninda? Babayaran nila yon. Ah, salama to. Sige. Ah!
yung sinisigaw, ah. Wala akong naririnig. Eh, tingi ka eh. Si Manggi yan. Oo nga! Sige na naman. Kumbinsin mo na huwag umalis yan. Kapag umalis yan, may problema tayo dito. Ang gamitin ko at saan ko? Kayang-kaya mo yan. Diyan ka naman magaling, di ba? Oo nga, pero ang hirap na pinaggagawa mo sa akin dahil ngayon ko lang gagawin ito sa hayop. Alis na ako! Okay. Pakiusap naman, oh. Patawarin mo na yung mga bata. Akala mo ba madaling humanap ng gubat dito? Siyudad ko, no? Ganon. Taga lang sandali, Mangge. Pakiusap lang. Bigyan mo naman kami ng panibagong pagkakataon. Isa pa. Ikaw, kapag umalis yan, ikaw mananagot sa akin, ha? Alas ko talaga! Huwag ka naman lumaya. Matitiis mo pa na magkahiwalay tayong dalawa. Gusto mo nag-kiss? Uy! Koryo! Sige lang mga ako, Koryo! Hindi mo naman ang mga bata rito! Adjust talaga! Para, para! Ano naman ako sa'yo? Gusto mo bibigyan kita ng kiss? Ah, kiss! Patuloy! Sige mo, sarili mo! Uy! Ako, mama! Bakit hindi mo kami iwanan? Please! Uy! Bumalik ka rito! Ano nangyari? Umalis! Aray ko! Wala ka talaga, Sil. May bulok yung sir mo! Patayin tayo nito. Kaya magmula ngayon, ikaw ang magbabantay sa bahay at sa mga bata. Alik! Bumalik ka rito! Gorilla! Bumalik ka! Oh, napaliguan mo na ba yung manika mo? Ay, oo nga pala. Hi! Bakit? Ah, tuloy ka. Pasok ka. May tutulong kami sa'yo. Hindi, wala. Ano, napadaan na ako. Umalis yung gaya ng mga bata, kaya ikaw ang naglalaban, no? Alam mo, hindi bagay sa'yo kasi macho ka eh. Ah, okay lang yun. Ah, kung may kailangan ka, o kung may itutulong ako, pasabi mo lang agad ah, andyan lang ako sa kabila palagi. Sige, baka naabala ko na kayo. Alis na ako. Sige, uwi na ako. Bye! Sige. Bye! O, anong nangyari? Boss, sinalugog na namin ang buong probinsya. Pero ni Anino niya hindi namin nakita. Boss, anong gusto niyong gawin namin? Alam ninyo, matagal na akong nagdududa na si Charing ay may kinalaman sa pagkawala ni Ana. At si Charing, may anak na nagtatrabaho sa Baylila. Thank you. Yan, okay ba? Please, dito ba nakatira si Cherry? Ay, kung ang spelling muna na T-S-E-R-I, ako ho yun. Check na lang for short. Mga pulis kami, huwag ka matakot. May tatanong lang kami. Naku, manong wag lang mat, ha? May hinahawak sa number. Niloloko mo ba kami? Kaya what? Masyado naman kayo seryoso sa buhay. O sige na nga ho, ano nga ho yun? First question. Kilala mo si Ana Liwanag? Bakit ho? Nag-aalala lang si Epe.
Dito lang niya matiyak na nasa mabuting kalagayan si Ana. Ay, hindi ho. Hindi nang pupunta rito. Baka magawin rito. Babalik-balik na lang kami. Sabi, sino sila? Eh, mga pulis daw sila sa bayan natin. Hinahanap ka. Hindi. Hindi mga pulis sa atin yun. Kilala ko mga pulis doon eh. Sabi ko na eh. Sabi ko na nga ba eh. Kaya wala akong tiwala sa hilat siya ng mga pagmumukha ng mga yun eh. Ngayon ako, Ana. Hindi ka titigilan ng mga yun hanggat hindi ka nakikita. Ngayon ang balak mo ngayon. Ano pa eh, dito na muna ako sa'yo habang wala pa kayo mamupupuntahan. Bango-bango naman yan, niluluto mo. Amoy pinipigyan. Ano ba? Kaya ba yan ang sinipig ang kalunggong? Ang sinasabi ko, ikaw, amoy pinipig. Ako, mang nasura! Kinala ko ako lunang utak mo, tagtalan mo ako, huwag mo ako binabastos, kahit probinsyana ako, lalabanan kita. Iyan ang gusto ko sa babae. Lumalaban, palipan! Baboy! Baboy! Ikaw, huwag mo ako ginagayin mo ang binabastos ko. Problema dito, may nangyari ba? Si Ana, pinalayas. Kawawa naman. Wala sa matitiran. Totoo ba yun? Oo, ganun na nga. Eh, paano ka ngayon? Bahala na. Paano yan? Medyo gabi na. Medyo delikado pa dito. Saan ka titira niya? Ewan ko. Eh, di sa bahay natin. Ha? Ano? Hindi ba nakakahiya yun? Hindi, okay lang. Tsaka wala tayong yaya. Yaya? Yaya. Yaya? Yaya. Ay, okay ako dyan. Okay ako sa yaya. Ana. Ba, yung mga anak ko, medyo makulit yun. Makakayanan mo kaya yun? Ah, oo naman. Okay lang yun. Cute ka naman eh. Eh, ang ibig ko sabihin, cute naman yung mga anak mo eh. Aba, kung ganun, walang problema. Oh, akin na yung mga damit niya. Cherry, tara. Sige, bye-bye, Ana. Oh, sige, bye-bye. Ikaw, ayaw sumama. Sige tayo. Ito, sa bakit mo. Ayaw ko na makita at magbubuka ng babae niyan dito, ha? Oo. Oh. Ayaw ko na makita at magbubuka niya. Oo. Oh. Oh, bop. It's daddy. It's... Upo!
Sabi ko, upo. Hindi upo. Sorry po. Nahawa tuloy si anak ko eh. Eh dati ganun pa rin naman, diba? Nakita ko pa nga eh. Oh, mga anak. Ito si Ana. Ana. Ito si Joshua, pinaglihi sa Bombay. At ito naman si Gino. Hi! Pinaglihi sa Amerikano. At ito naman si... si Chrissy, pinaglihi sa Inchik. Oh. Bakit po siya narito? Siya ang bagong makakasama natin dito sa bahay. Para may kalaro kayo dito. Oh, ikaw, pinakain mo na ba yung mga bata? Kumain yung mga yan. Okay, eh, bakit? Daddy! Bakit mo kagutom pa? Oh, eh, kahit naman 10 beses mo, pakainin ang mga yan, eh, parang di nabubusog eh. Mabuti pa, initin ko na yung pagkain para makakain ka na. At sasabay ako. Oh, teka, bibihis na muna ako. Magbihis kayo ah. Maya naman kayo sa bisita. Eh, di tutulungan na kami ng labas. Oo naman. Pati Barbie ko? Oo, pati Barbie mo. Pati Barbie mo. Oh, tapos, ano pa gusto mong gawin sa Barbie mo? Bukas, shampoo natin yung Barbie ko, ha? Oh, pagkatapos natin i-shampoo yung Barbie mo, pilipilitas na natin yung buhok niya. Pilipilitas? Ano po yun? Maganda yun. Para sa buhok niya, tapos gagawin natin sa buhok mo bukas yun. Marami-marami ribo na ganyan. Sige, ngayon na. Eh, bukas na lang. Ngayon na lang, please. Pinangalagyan ko na lang muna ng clip yung buhok mo, ha? Opo. Oh, bakit? Sinong may gawa nito? Ako po. Ikaw, Chino, umiira lang na may kapilyuhan mo, ha? Mag-sorry ka. Sorry. Alam mo, hindi naman talaga ako takot sa bulate. Nagulat lang ako na may bulate sa bulsa ko. Pero okay lang yun. Ang talaga ka natakotan ko yung ipis. Kasi nakakatiling. Siguro nagtataka ka kung bakit pa ka nagprepare ng lunch for us, no? Bakit nga ba? Well, naisip ko lang kasi na ito na ang turning point ng relationship natin. Anong ibig mo sabihin? For a while kasi ang feeling ko, MU lang tayo. Anong MU? Mukhang Undoy? Hindi. Mutual understanding. Yung walang commitment. Pero ngayon, magbabago na ang lahat. Alam ko, mutual understanding. Pero ano pa talaga ibig mo sabihin? With this ring, I pronounce that you and I will bind together as one, as lovers, which means, fiancé mo na ako from now on. Ganon? Ganyan. Kailan mo gustong pag-usapan ng kasal? Teka, ang bilis naman yata. Papa, natural. Ganyan talaga ako magdesisyon, yung mabilisan. Lalong-lalo na kapag mahal ko yung isang tao. Pero... No more words to say. Kung naka-color ka, umilalagpasan yung itim na guhit na yan, okay? Uy! Ang ganda ng bahay natin! Daddy! Daddy! Hello? Daddy! Oh. Daddy, dito ka! Teka, hubarin ko muna yung jacket ko. Oh. Alex, wala ka ba napapansin? Nag-aaral ang mga bata. At marunong na silang magsilbi sa kanila, Daddy. Ana, magaling ka magdisiplina. Salamat. Kumain na ba kayo? Paghahain ko kayo. Tapos na. Kumain na kami.
Goyo, tumigil ka na ha. Kanina pa ako naiinis sa'yo. Kailangan unahin muna natin yung mga gamit sa bahay. Sige na, Alex. Bili na natin yung polo. Alam mo, parang kang batang gawa ng gawa. Kakainis ka na. Hmm. Mumusuan na kita dyan eh. Lagay mo nga dito eh. Ikaw naman, di ka na naawa sa akin. Tignan mo nga. Alex, bibili na ba natin yung polo? Polo ba kasi? Itong kotse at kasuyo mo! Ba't pinagagalit? Hello? Ex, buti ka na. Pero pasakali pa lang yan. Hindi pa kita siniseryoso. Kapit ka, no? Huwag mo akong takutin. Dahil wala akong kinakatakutang laban. At wala pang lalaki nagpatindig ng balahibo ko. Lalo lang katulad mo. Para malaman natin kung sino ang may daga sa dibdib sa ating dalawa. Magkita kaya tayo. Just name the place and time. And I'll be there. English yun ha? Naintindihan mo ba yun? Ano ba akala mo sa akin, Bobo? Masyadong mainit pa na. Darating din tayo dyan. Pero ingat ha. Sa susunod na pagkikita. Tapos na ang kayabangan mo. Pwede rin. Kung may kamandag na yung laway mo. Pero? Siguraduhin mo magtutpas ka. Baka makita, no? Saka naamoy ko yung hininga mo dito. Aho! Nice try. Baby. Thank you. Robert, padaanin mo nga ito sa ating digital sound separator. Ano ho ito, sir? Kasi habang kausap ko si Joker, may naririnig akong LRT o monorail sa background. Paki-verify mo nga. Sige po, sir. Isang papaya lang, hindi niyo pa makita. Boss, bigyan niyo pa kami ng konting panahon. Wala na akong panahon maghintay. May kilala akong isang tao, boss. Matindi, matinik. Ang ultimatum kong kumilos. Kahit saan lungga nagtatago ang anang yan, natutuntun niya. Kaya nga lang, matindi ang presyo. Ito ang taong ipatatrabaho ko sa'yo. Alam ko ang kalibre mo. Wala kang taong inahanap na hindi mo makita. Nasa witness protection program na, nadadali mo pa. Kaya ikaw ang taong dapat kong lapitan. Alam mo ba kung magkano presyo ko? Oo. 1,000,000. E babae lang to eh. Huwag mo sabihin gagastos ka ng ganong kalaki para lang sa kanya. Mas malaking halaga ang magiging pakinabang ko kung mawawala siya. Ngayon, gusto mo malaman, mapapatay mo siya? Alam ko pa, bilib ka sa akin. Alam mo gagawin ang gusto ko. Turing mo na siyang patay. Pero may unahin muna ako. Ito. Bakit? Mas malaki ba presyo niya? Hindi. Walang katapat na halaga ang ulo niya. This painting is part of my rainforest series. It is a personal protest against man's Wait naman, of all people. Why him? Why? What's wrong with Alex? Imagine, he's a cotton cop. A what? What's a cotton cop? Sinangungutong? Yeah, exactly! Mind you, cotton cop. Hindi siya police. NBI siya, okay? So, what's the difference? Yeah, oo nga. Give us one good reason why you love him. Just one. Well... Sunod-sunuran siya. Really? Oh, come on. Kahit mm-hmm. ano? Mm-hmm. Okay, sige. There. Yeah, there. There. Watch this. Alex? Tignan ko lang kung magagawa niya. Excuse me. Sige na. Alex, honey. Kasi gusto ko ng red wine eh. Kuha mo naman ako, please. Sure. Thank you. Oh, man. Here's your red wine. Honey,
I'm sorry, but I changed my mind. Gusto ko na pala ng white wine. Ayoko na ng red wine eh. Sure, okay lang. See? Pare, white wine na lang daw. Oo nga, ma-enroll na yung tuta ko doon. You mean si Raff-Raff? Honey, here's your white wine. Honey, sorry ulit ah, pero kasi gusto ko na ulit ng red wine eh. Red wine? Mm-hmm. Are you sure? Yes. Sigurado ka na? Yes. Okay. Thanks, honey. Ang cute naman ang tuta niya. Very impressive. Of course. Sigit na talaga ako sa'yo. Oh. Here's your red wine. Honey, I've made up my mind. Gusto ko na ulit ng white wine. Gusto niya na ulit ng white wine. White wine? Yep. Okay. Watch out, baka ma-indierna. Thank you. Alex? Alex? Oh my God. Alex? What's wrong with you? Tanungin mo sarili mo. Nagkakatuwaan na kayong magkakaibigan. Kinahiya mo ako! Eh, ang kahihiyan ko. Ang nararamdaman ko. My God. I'm sorry, okay? I didn't mean to hurt you. Kilala mo naman ako eh. Yan ang problema sa'yo. Dahil hindi mo pa ako kilala. Alex! Wait! Alam mo, Ana? Hmm. Ang laki ng pagbago ni Alex. Bakit mo naman nasabi yan? Kitong-kita naman eh. Bukang nag-iba pagtingin niya sa'yo. Mmm! Ang bango ah! Ano ba yung niluluto mo? Mukhang masarap ah. Ginataang lang ka. Aba, paborito ko yan ah. Gusto mong tulungan kita? Hindi, sige. Huwag na okay na. Kaya ko na to. Alay! Eh, kailang kapag ganituto bang magluto? At bakit masama bang tumulong? Ikaw ah, baka kung ano nung pinagsasabi mo dito. Wala naman ako sinasabi. Guilty ka, no? Anong guilty? Paano ako magigilty? Eh, tumutulong lang naman ako. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, wala ka na. Sigurado na ito. Sigurado puso ang puso. Pikon! Ana? Ay. Naiisip ko. Tutal, ikaw naman palaging naiiwan dito sa bahay. Gusto ko sana, ikaw na humawak ng pera. Para sa mga gastusin dito. Ako? Bakit ako? Eh, sino pa ba naman ang pagkakatiwalaan ko? Salamat. Salamat sa tiwala. O sige, ito ang pamalengke para sa isang linggo. Ito naman, pambaon ng mga bata. Ito ang pambayad sa telepono. Ito ang pambayad sa tubig. Mm-hmm. At sa kuryente. Mm-hmm. At yung pang-grocery, ako nang bahala doon. O sige. Sige. Maliligo na muna ako. Daming pera niya na. Bigay ni Alex pang gasto dito sa bahay. Hmm? Iba na yan, ha? Miss na miss na dating mo, ha? Tigilan mo ha ako? Hmm? Kunwari pa, may gusto ko naman, eh. Ayan, ganyan. Dapat kasi, binubuwagag muna natin ang lupa bago ilagay ang mga ugat. Para mas mabilis kumapit ang mga ito sa paso. Sino?
kasi ako si Anna. Ano ka nga dito? Wala lang, tumutulong lang sa kanila. Ah, patulong! Eh, kaya naman pala amoy lupa ka eh. Nasa ka ba, ha? Bakit ba pinababayaan mo itong mga batang to? Alam mo dapat, tinuturoan mo sila para hindi sila makadisgrasya ng mga bisita. Ay, naku. Pasensya na ho kayo. Ano pasensya? Saka panagdampo ni Alex, ha? Kukuha na rin ng katulong yung tatanga-tanga pa. Ako na nga ho ang humihingi ng dispensa para sa ginawa ng mga bata. Sa akin pa kayo galit. Aba, sumasagot-sagot ka pa. Alam mo, ha? Ang mga katulong, hindi yan sumasagot sa mga amo. Adelantada! At pwede ba, ha? Sabihin mo siya kay Alex, natawag ko na tawag sa kanya, pero hindi ako sinasagot. Sabihin mo sa kanya, umanda siya. Naingindihan mo? Alam mo, ha? Ang mga katulong, hindi yan sumasagot sa mga amo. Adelantada! At pwede ba, ha? Sabihin mo siya kay Alex, natawag ko na tawag sa kanya, pero hindi ako sinasagot. Sabihin mo sa kanya, umanda siya. Naingindihan mo? Yung mga bata, gising pa ba? Ah, tulog na kanina pa. Sayang. May dala pa naman akong sopo para sa kanila. Ah. Di bale. Ah. Tsokolate para sa'yo. Salamat. Siya nga pala, Alex. May babae nagpunta dito kanina. Hinahanap ka. Sabi sa akin ni Chino, Monique daw ang pangalan. May relasyon ba kayo? Hindi. Kung ayaw mo sagutan, okay lang. Masyado na atang personal yung tanong ko sa'yo eh. Hindi. Sige. Sasagutin ko. Oo, aminin ko noon. Nahulog ang loob ko sa kanya. Pero ngayon, na-realize ko parang hindi kami bagay sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Nagkamali ako. Hindi siya ang babaeng hinahanap ko. Ang ibig mong sabihin, may iba ka pang napupusuan? Medyo. Kaya lang, medyo palayo ang pagwat namin sa edad. Parang ikaw, ako. Yun, parang imposibleng manligaw. Ewan ko kung mapapamahal siya sa akin o mapapamahal ako sa kanya. Madali malayo ang agwat eh. hindi naman. Hindi. Ang ibig ko sabihin, ang mahalaga naman doon yung nararamdaman nyo para sa isa't isa, di ba? At saka wala naman sa edad yun eh. Basta ba mahal niya yung isa't isa, okay lang yun. Kilala ko ba? Sumakit ang ulo ko. Magpapahinom muna ako. Alex? Mahal mo ba siya? Ito ngayon, sir, ang tunog ng usapan niyo ni Joker sa telepono. Teka. Public address is kami yun. I-address mo. I-maximum mo ang sound enhancer. Yun.
Monorail. Check up niyo 1 kilometro paigot sa LRT station. Lahat ng hotel, motel, apartel, at lahat ng mga bahay doon. Sigurado ako doon nagtatago yung lintik na yun. Pwede yung magtanong? Ano po yun? Dito ba kayo nakatira sa hotel? Oo, oh, bakit? Pakisikan niyo ba itong lalaking to? Ah, oo. Nakatira siya sa penthouse B. Nandito na. Huwag kang aalis yan. Darating na kami. Mel, let's go. Hello. Alex. Si Monique. Sorry, wala siya. Dito sa likod. O sige, yung dalawa sa likod. Iba sa muna sa akin. Ating gabi na. Bakit gising ka pa? Hinitay talaga kita kasi alam ko pagod ka eh. Tsaka malamang hindi ka pa kumakain. Ipaghahain muna kita. Huwag na. Kumain na ako. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Medyo nahilo lang. Magpahinga ka na. Oh, sige. Ana! Wala akong gana. Kumain ka naman kahit lugaw lang. Goyo, ayoko. Alam mo, bili ng doktor, kailangan kumain ka raw para lumakas ang resistensya mo. Sige na. Ayoko. Ayoko. Oh, bakit? Eh, ayaw kumain eh. Eh, bakit ikaw kumakain niya? Eh, sayang eh. Umalis ka nga dyan. May pasalubong ako sa'yo. Mansanas, ubas, saka sangkis. Inugasan ko na to. Masarap to. Talaga? Nat! Ikaw talaga? Kunwari ka pa? Hinihintay mo lang pala na si Alex na magsusubo sa'yo. Sige, subuan mo pa para mangisay sa sarap. Tumigil ka, ha? Ito naman nagbibiro lang, eh. Puro kalukuhan. Lumayas ka nga dyan. Masarap ba? Aba, magaling. Kailan pa ba bumalitad ang mundo? Ang amo na nagsisilbi sa katulong. At mukha yata nagsusubuan pa kayong dalawa. Unik, may sakit si Ana. Naniwala ka naman. Eh, umaarte lang yan, eh. Pwede ba, Unik? Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Ano sa panagay mo ginagawa mo ngayon? Bakit? Eh, bakit pinagtatanggol mo siya? Wala akong pinagtatanggol. Diyos ko naman, pwede ba dito tayo mag-usap? Halika nga dito. Walang masama sa ginagawa ko. May sakit si Ana. Masama bang alagaan namin siya? Ikaw talaga ang dumi ng isip mo. Bakit? Sino ba nagsaksak sa isipan ko? Hindi ba ikaw rin? Alam mo pa kadamdam ko? Iniiwasan mo ko.
Marami akong trabaho. Mahalagang kasong hinahawakan ko ngayon. Sige, Alex. Pagbibigyan kita ngayon. Pero pagkatapos ng kaso mo, ako naman ang aasikasuhin mo. At ikaw, tigilan mo paglandi sa amo mo. Daddy, Daddy, malilipo na po kami. Opo, Daddy, sige na po, sige na po. Oo, Daddy! Oh, Goyo, sama mo na yung mga bata. Patayin mo, ha? Okay, children, okay. Let's go! Yeah! Oh, ito po, ito pa. Sarap na simoy ng hangin dito, no? Tamang-tama to. Makakabuti sa kalusugan mo. Salamat sa pag-aalala mo sa akin, Alex, ha? Ang puso ganda ng kanta, no? Alam mo, isa yan sa mga lumakanta paborito ko. May laman, makakadala. Yan ang kanta ng mga nag-uumpisang umibig. Dahil sa sobrang pagmamahal, nagkahiwalay. Pareho nasaktan. Pero sa uli, sila pa rin. Uwi na tayo. Ha? Sige po. Ang ganda. Oh, dito pa uwi. Oh, ito na. Saan ka punta? Daddy, balik tayo dito, ha? Nalalaki ako kumukay, Chrissy. Eh, hindi ko nga kilala eh. Ano nang gagawin natin? Hello? Sino to? Sino pa kundi ang pinakamatalik mong kaibigan? Kumusta ka naman? Alam kong sabik na sabik ka na marinig ang boses ng anak mo. Eto. Atay mo. Daddy! Daddy! Tulungan mo ako, Daddy! Daddy! Tulungan mo!
na, sakit sa tinga eh. Joker, nakikiusap ako sa'yo. Kung galit ka sa akin na lang. Huwag mo itama yung anak ko. Masarap pa napakinggan yung boses mo kapag nakikiusap ka. Ang lambing nun dating. Joker, ano pa talaga ang kailangan mo sa amin? Ano pa, hindi ka matayan mo? Pero hindi ganun kadali. Gusto ko sabay kayo ng anak ko. Ngayon, makinig ka. Ngayong gabi, in punto alas 11, pumunta ka sa isang abandonadong building sa barangay Mayamot, Antipolo. Sama mong yaya ng bata. Bakit pati si Anay tatamay mo? Wala kang pakialam. Basta't gawin mong gusto ko. Dahil kung hindi, natalupa ko anak mo bago siya patayin. At kung susunod ka, papatay ko pa rin siya. Pero hindi na siya maghihirap. Ganun ako kabay. Hello? Hello? Handa akong itaya ang buhay ko para sa kaligtasan ni Chrissy. Dito ka muna. Bakit? Ikaw ang huling alas ko. Kapag inulutan kita, talo tayo. Kaya, gagawa muna ako ng paraan para malansi ko siya. Listo ka lang. Ingat ka. Nag-iisa ka. Nasaan ang yaya ng bata? Bobo ka lang ba o talagang hinahamon mo ako? Kung bobo ako, edi sana inihatag ko na sa sarapan mo. Ilabas mo na muna ang anak ko bago ko siya ipakita sa'yo. Ulul! Wala ka sa posisyon para umitit. Dito, ako ang masusunod. Umikot ka. Hanapin mo yung babae. Ngayon, pagbastan mo anak ko habang buo pa katawan. Daddy! Dahil pagkatapos sumabog ng bombang ikinabit ko sa niya, sulbos na lang ang makikita mo. May 30 segundo ka. Oh!
We have given her proper medications. Nabigla lang siya kaya siya nagkaroon ng mild shock. Pero don't worry, she will recover in a few days. Salamat naman ho kung ganun, Doktor. O paano, iiwan ko muna kayo. Pabalik na lang ako after 4 hours for temperature. Ana. Salamat sa pagmamalasakit mo sa anak ko. Wala yon. Ginawa ko lang naman ang dapat eh. At saka, isa pa, napamahal na sa akin ng mga bata. Lalo-lalo na si Chrissy. Siya nga pala. Ayon dun sa initial report, hindi natagpuan ang bangkay ni Joker. Saka, may gusto sana akong malaman tungkol sa'yo eh. Sino ka ba talaga? Bakit kailangan kayo sangkot ni Joker sa galit niya sa akin? Ewan ko. Eh, hindi ko alam. Hindi ko nga kilala si Joker eh. Eh yung tungkol sa unang tanong ko. Meron ba akong dapat malaman? Wala. Bakit? May dapat ba akong itago sa'yo? A visit from Granny is the very best present of all. O ano, Chrissy? Nagustuhan mo ba yung kwento? Opo, Ate Anna. Ay, patagal pa po ba si Daddy? Pupunta yun dito. Di ba nag-promise siya sa'yo na dito siya matutulog ngayong gabi? At saka lalabas ka na bukas eh. Kaya sabay-sabay tayo lalabas bukas. Alam mo, Chrissy, mahal na mahal na mahal kita. Ako rin po. I love you, Ate Anna. Aba! Bilib na ako talaga sa'yo. Ang galing mong gumawa ng eksena. Ngayon naman, ginagawit mo mga bata para nga naman mahulog ang loob sa'yo ni Alex. Chrissy, huwag kang tatayo, ha? Opo. Dito ka lang. Ano na naman ba eksena ang gusto mong gawin, ha? Ang kapal na mukha mo para sabihin sa akin yan. Talaga. Kaya sumusobra ka na eh. Sobra-sobra ang panlalait ng ginagawa mo sa akin. Kung noong pinapalabas ko lahat yun ngayon, hindi na. Hinahamon mo ba ako? Oo. Para ipumukha sa'yo na hindi lahat ng tao kaya mong abrihin. Hindi mo ako kilala, Moni. Bakit? Sino ka ba? Alila ka lang naman, hindi ba? Pero hindi ka gaya mo. Matapobre, mayabang, at bastos. Walang modo. Ah! Alex! Ano yun? Alex, sinampan niya ako! Alex, sinuntok niya ako dito, oh! Bakit, Ana? Eh, saan naman nauna eh? Sinampan niya ako, tapos sila itay ka pa ako. O, hindi na kita niya hinahanap niya. Totoo ba yun? Alex, pwede mo huli natin patagalin ko? E, dito lang na natin yung balang ating magpakasal. Gusto ko naman sa mga bata, kaya ko naman kumuha ng tagi-tagi sa yaya para sa kanila eh. Kasal? Anong kasal? Bakit? Hindi mo ba alam? Matagal na namin balak magpakasal ni Alex. Totoo ba yun, Alex? Ana, magpapaliwanag ako. Ano magpapaliwanag? Sandali. Sinasabi ko na nga ba eh. Nung nakita ko kayong pinapakain mo siya, may gusto ka na sa kanya, no? O ngayon, ha? Mamili ka sa aming dalawa. Yang pobre niyan, o ako. Bumili ka nga, Monique! Kahit masakit, Alex. Ngayon, alam ko na ako saan ako nakatayo. Ana! Ana! Alex! Ana, magpapaliwanag ako sa'yo! Alex! Ano ba? Bakit kailangan ko magpaliwanag sa kanya? Pwede ba? Talaga may gusto ka sa kanya, no? Ang kapal ng mukha mo! Monique, pwede. Gusto ko na muna makapag-isip.
gusto ko magpasalamat sa lahat ng kabutihang ibinigay niya sa akin. Ang pagtira ko, ang magandang pagtingin niya na ipinakita sa akin. Pati na ang pagmamalasakit at pagmamahal na ipinagkaloob niya sa akin ng mga bata. Ganun pa man, gusto kong humingi ng dispensa sa pag-alis ko. Siguro alam mo na rin kung ano ang dahilan. Oo, aaminin ko, tama ka at mali ako. Pero ano magagawa ko? Isang babae lang naman ako na natutong magmahal at nakita ko yun sa'yo. Sa pag-alis ko, ipaabot mo na lang kina Joshua at Chino at Chrissy ang pagmamahal ko. Idadalangin ko ang kaligayahan ng iyong pamilya. Ana. Bakit, Chino? Pupunta na po ko sa kwarto, Daddy. Joshua, saan ka pupunta? Mag-aaral lang po ako, Daddy. Daddy, hindi na ba tayo mahal ni Ate Ana? Mahal tayo, Nan. May problema lang siya. Anong problema? Personal, anak. Balang araw, maintindihan mo rin yan. Manila. Kamusta na ho kayo? Kamusta na po ang asyenda? Ito, maayos. Walang ka-problema. Si Jason po. Mabait pa rin. At simpatikong simpatiko. At umaasa ng pagbabalik mo. Nanacharing, ipatawag yun po si Jason. Nako! Kaya't matutuwa yun. Anong gusto mong mangyari, ha? Nandito ako. Para ituwid ang lahat ng pagkakamali. Anong ibig mong sabihin? Unik, sa simula't simula pa lamang. Lagi ikaw na nasusunod sa relasyon natin. Pakiramdam ko, para ako isang tau-tauhan na sunod-sunod na sa'yo. Nawawala na pagkalalaki ko, eh. Marami kang gusto na hindi ko kayang ibigay. Pero pinilit kong unawain ka. Dahil mahal kita. Pero na-realize ko na walang mangyayari sa relasyon natin. I'm sorry, Malik. Kailangan maging tapat ako sa sarili ko. You bastard! How can you do this to me? Pinukol mo ang lahat para sa'yo, pati ang buhay mo, tapos ka lang ikagatin mo sa akin! Ah! I'm willing to compromise everything para lang masimple sa relationship na to! Get out! Get out of my house! Get out! Sigurado ka bang itong address na binigay sa'yo ni Sherry? Oo! Oh, dito yung Asukarera, dito Vera. Ito kami party, oh. Oo nga eh. Mukhang mali ang timing natin. Baka busy si Ana niyan. Anong mali? Ayaw mo ba nun? Libre na pagkain natin? Halika, magtanong tayo. Tara. Manang, mawalang galang ho. Pwede ho ba magtanong? Ano ho yun? Dito ho ba na namamasukan si Ana Liwanag? Ana Liwanag? Ah, si Senyorita Ana! Senyorita? Paano nangyari yun? Amo ko siya. Ano ho? Oo! Siyang may-ari nitong asyenda at yung Asukarera. Mga kaibigan!
kasi kaming mahalagang sasabihin sa inyo. Sa darating pong linggo, ay ikakasala kami ni Ana. Paano? Aasahan na kami kayo, ha? Salamat po. Pasitin. Excuse me, sandali ha. Wait lang. Okay mo, ha? Baka mawala kayo sa linggo, ha? Ate Ana! Ate Ana! Hi! Oh, ano? Kumusta na kayo? Mabuti po! Ang ganda-ganda mo naman, Ate Ana. Salamat. Kumusta ka na, Alex? Mabuti. Ikakasal ka na pala. Congratulations, ha? Salamat. Oh, sweetheart! May bisita ka pala. Ba't di mo muna sila pakainin? Oo nga pala, Jason, si Alex, tsaka si Goyo. Ito ang mga anak ni Alex. Si Chino, si Chrissy, tsaka si Joshua. Sa kanila ako tumira nung nasa Maynila ako. Siya si Jason. Pare, maraming salamat sa kabuti ang pinakita niyo sa sweetheart ko, ha? Huwag sana kayo mawala sa kasal namin sa linggo. Hindi na siguro kami makakadalo. May mga importante pa akong bagay na naiwan sa Maynila eh. Hindi na kami magtatagal. Abay, kararating nila na. Ba't di mo nakikumain? Salamat na lang. Opo, Daddy. Sige na, Malika. Sige na, Malika. Gutom na, Daddy. Daddy naman. Pagpapaan siya po yung buhay. Pwede po ba, Ate Ana? Sige na, Daddy. Alex. Kausapin mo na. Sayang naman ang pagod natin. Nagpunta pa tayo dito. Sige na. Oh, sige, mamaya. Ana, pwede ka ba makausap sandali? Ano pa bang dapat natin pag-usapan? Hindi pa sabi mo sa sulat, mahalaga ako sa'yo. Hindi mo ba nararamdaman yan? Ganun pala eh. Kung talagang importante ako sa buhay mo, bakit ka pakakasal? Alex, wala akong makitang dahilan para sabihin mo sa akin yan. Hanggang ngayon ba naman lalukohin mo pa ako? Alex, sawang-sawa na ako sa sama ng loob. Punong-puno na ng sakit ang dibdib ko at wala na akong iluluha. Hindi ka ba marunong maawa sa isang taong naghahanap lang ng paraan para makalimot? Ang ibig mo sabihin, hindi mo siya mahal. Mapapaksal kami, di ba? Joker na yan. Pag napatay nyo na si Ana at ang NBI na yon, kailangan patahimikin na siya. Nang sa ganon, nalaba na siya ang ugat sa lahat na nangyayaring krimen. Isang katutak na tauhan eh. Kaya ko naman mag-isa yung trabaho. Dalawang beses na ako sumablay. At ikaw, sumablay na rin. Buenas lang sila noon. Pero ngayon tinitiyak ko sa inyo. Mamalasin na sila. Siguraduhin mo lang. Ang gusto ko, bukas, wala na siya sa mundo. Ang kulit-kulit mo na doon, Manuel. Sigurista lang. Alam mo, Alex.
pag-ibig. May sariling ugali yun. Amen. Na hindi kayang amen. Unawain. Tama, ha? Kaya. Hindi mo lang yan lalaman ko anong nararamdaman ko. Yun na nga eh. Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo. At ipaglaban na eh. Ngayon na. Hindi mo mo kung ito kung masamang tao! Sir, hindi ka pwede rito! Hindi mo mo sabi ako eh! Sir, hindi pwede! Hindi mo mo kung ito ako, Latreng! Gusto ko lang kausapin ng senyorita mo! Magagalit ang amo ko pag pinapako ko rito! Hindi magagalit doon! Pabayaan mo siya. Pag ang puso'y natutong magmahal, bawat sibuk ay may kulay at lumbay. Ngunit, kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang katusa buhangin. Alam mo, Ana, nag-iisa ka na lang babae sa puso ko. Gusto ko sanang pag-iisapan ka. Gusto ko pa sanang umasa. Pero kung siya nagnapin mo, handa akong mag-iis. Tanggapin ang lahat ng sakit na nabdi. Pero gusto kong malaman mo bago tayo iwalay. At isa mo lang sasabihin. Father to Eagle One. Go ahead, Father. Boss, dumating dito si Cherry. Papasok sa bahay ni Ana. Steady ka lang dyan. I-report mo sa akin kung ano man ang mangyari. Hindi naman ako nagagalit sa pagsama mo sa kanila dito, Cherry, eh. Kaya lang, dun sa sinasabi mo na makapagkita ako kay Alex bago sila umalis, mukhang hindi ko na yata magagawa yun. Masyado naman sakit yun para sa akin. Hindi mo naman ako naiintindihan, Ana, eh. Ang gusto ko lang naman mangyari, sana matupad yung kahilingan ng mga bata na gusto ka raw nila makita bago man lang sila umalis. Sabahin nila, Lazari. Good. Huwag mo silang hihiwalayan. Alex, talaga bang disidido ka nang bumalik ng Manila? Oo. Marami kasi ako naiwan trabaho sa opisina. Ate Ana! Ate Ana! Ay. Ate Ana, mamimiss ka namin. Ingat kayo, ha? We love you. Love you too. Sino na magtutulong?
magtuturo ng lessons ko, sino nang magtitirintas ng buhok ko? Angat ko ang kaligayahan niyo ni Kaysan. Tayo na mga anak. Nagtataka ako sa'yo. Kilala kita pagdating sa babae. Matinig ka. Pero pag nagmahal ka, talagang pinaglalaban mo. Pero ngayon, nagbago ka na. Kung ako sa'yo, dapat mong ipaglaban. Huwag mo siyang iwanan. Never say die. No retreat. No surrender. Ipaglalaban ko siya. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko.
Sino ba yan? Uncle ko! Uncle! Uncle! Uncle? Bakit ho? Bakit? Makinig ka. Kahit ampun lang ako ng lolo mo, kay karapatan din ako sa lahat ng kamuhayan ninyo. Dahil kasama akong naghirap para umunlagdan ang esendang ito. Pero anong ginawa niya? Hindi niya ako pinamanahan kahit nakatiting. Ibinigay niya lahat sa papa mo. Kaya pinatay ko ang ama mo. Hindi ko akalaing magagawa mo yan sa papa ko. Napakasama mo. Masama na akong masama. Ang importante ngayon, mawawala ka na rin. Mapapasa akin ang asyentang ito. Ah!
bawa sa bala. Dito patos ka. Binagod mo pa ako. Kawayan lang pala katapat mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon hindi pa natatapos yung mga gulo sa buhay ko. Kung wala ka, siguro wala na rin ako. Gusto ko lang uli magpasalamat. Huwag mong intindihin yun. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo. Dahil nagkaroon ako ng pagkakataong patunayan kung gaano ka kahalaga sa akin. Alam mo, Ana. Alam kong alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin. At gusto ko ipaglaban yun. Sa uling pagkakataon, gusto ko malaman kung siya ba o ako. Magpagkabait kayo, ha? Opo. Mag-aral kayong mabuti. Opo. Alis na ho kami, Nanay Charing. Tayo na, mga anak. Alam ko yung nararamdaman mo.